So, yun guys, Tito Tom here ulit, no? Dito tayo sa fish room. So, yan, ngayong araw nakikita nyo dito sa fish room na makalat. Yan, every time na may gagawin tayo, automatic yan, makalat yan. So, yan, makikita nyo guys, ang tank size na to, ang dimension niya is 24 in high, tapos 12 inches by 12 inches, no? So, parang 15 gallon na pinatayo natin. So, pinatayo natin yan dahil dito sa halaman na to, guys. So, meron kasi tayong nag-overgrown na Amazon sword na, no? Tapos, oops, sorry sa algae, guys, no? So, medyo napapabayaan talaga natin yung tank. Pero yun, ang importante yan, guys, no? Makita nyo yung halaman na butas-butas. So, ang tawag dyan ay Madagascar lace plant, no? So, ililipat natin sila lahat dito sa patayo, no? So, napakasimple lang, guys, no? So, ito, yung ginawa nating paludarium stand, no? So, ito naman, guys, yung tank na to, ilalagay natin yan sa ilalim. Tapos, yung paludarium na yun, dito sa ibabaw. Kasi, mas mabigat to kasi mas puno to ng tubig, no? So, ayun. So, na-flood test na natin. Walang leak. So, wala nang problema. So, ngayon, ang bala kong gawin, syempre, ayoko naman ng basta plain lang, no? Na, ano, na substrate and then yung halaman, no? So, syempre gusto ko lagyan ng kahit papaano konting arte, no? Konting arte dun sa setup natin. So, etong mga kahoy na to, guys, yung mga patayo na yan. Meron pa akong inuwi galing sa store, no? So, subukan natin tong ilagay sa corner. Yan. So, kung makikita nyo dito, yan, guys. Sa corner siya, no? Yan. So, pag-iisipan ko, paano ko siya ididikit at maalis ng mabilis, no? No, sa baka sabihin nyo, dinikit mo pa tapos aalisin mo rin. Pero syempre dapat pag-isipan din natin, no? Kasi after ilang months or a year, di ba? Syempre gusto natin magpalit ng design. Syempre dapat may nakaready tayo na backup plan, no? Paano natin aalisin, no? Kasi kung isisilikon natin to, guys, napakahirap baklasin ito. Unless magsisilikon tayo ng ilang part lang, no? Na para lang dumikit siya, kumapit siya at huwag siyang lumutang. Kasi napaka-solid ng kahoy na to. Hindi pa to ulit nalulubog. Kaya for sure ako, ayan, ay lulutang yan. So iniisip ko, gamitan ko na siya ng expanding foam, no? Pero nanginaya kasi talaga ako sa expanding foam. So maybe silicone, tapos may mga point lang na didikitan natin ng silicone. Tapos hintay nating matayo, tapos for sure mag-hold niya. Kasi maganda naman yung brand ng silicone na gamit natin. So, naisip ko din kasi to, guys, no, nalagyan ng ganito sa corner para dun sa ano, makapaglagay din tayo. Kasi low light lang yung mailalagay natin dito, eh. So, malalagyan natin to ng iba pang mga epiphytes like Anubias or Buscipalandra, no. So, pwede na rin propagation tank, no. So, ayun. So, yun nga, guys, no, nagkaroon tayo ng change of mind pagdating sa wood na to. Bakit, no? Kasi kapag pinwesto natin to, guys, sa likod, ayan, kung mapapansin nyo, kung yung likuran na yan, kumbaga may mga ano siya, eh, meron siya mga gap sa likod. So, possible kasi na mag-algae yung tank, tapos hindi natin maabot yung likuran na yon. So, may mga part na maliliit na mahirap abutin, no? So, change of plan tayo. Mas maganda siguro yon kapag ka, mas maganda siguro tong wood na to kung ilalagay natin siya sa likod na yan, i-feel talaga natin na expanding foam, no? Para matabunan yung likuran. Hindi magkaroon ng algae. So, pinakamadali na naisip natin, no, itong wood na to. So, yan. So, kung makikita nyo, yan, yung mga sides na yan. So, hindi tayo mahirapang mag-maintenance dito sa parting likod, sa gilid, no. So, madali pang alisin, no, tapos didikitan lang natin ng bato yan. So, pag nadikitan natin ng bato, hindi na yung lulutang. Pero, mas madali din siyang alisin, no, just in case na magpalit na tayo ng design, no. So, siguro, next time na tong wood na to. So, napakaganda pa naman, no? Ayan. Diyan mo, nasa tabi. Ayan. Tapos, kung mapapansin nyo, yan, elevated na yung substrate natin. Kasi kanina, ang ginamit lang natin, eh, parang nasa kalahating bag na lang nung aquatic soil natin. Eh, nung tinuso ko yung Amazon sword, no, hindi bumaon. So, kailangan i-elevate ko siya. So, ayan. Dito ko lang muna pinatong sa ibabaw, no, pero ibababa natin siya doon. Pag nataniman na natin, tapos pagtutubigan natin, ililipat na natin siya sa baba kasi masyadong mabigat to, tapos hindi naman kabigatan yung ano natin, no, yung
stand natin. So, ang pwesto pa rin dito talaga sa taas is yung paludarium natin kasi mas magaang yun. So, ayan, kung makikita nyo, ito siya. Tapos sa lighting guys, no, dalawang ganyan generic lang. Generic light lang yan. Dalawang ganyan yung gagamitin natin, tapos ibababa pa natin, no, para tutok na tutok. Tapos, sa ilalim nito guys, nag-dose tayo ng Osmocote, no? Slow release fertilizer na Osmocote. Ayan. So, sa ilalim, naglagay tayo niyan. Kasi nga, ang observation ko sa Amazon sort is, ano siya, heavy feeder siya, no, na halaman. Do gusto niya rin yung highlighting, pero yung isasama natin na halaman na si Madagascar lace, eh, okay lang naman daw kahit low light lang, no? So, wala magiging problema. Tapos, kung gusto nating punuin to ng epiphytes, no, like Anubias nanapitit or different types of Buscipalandra, no, mas okay. So, ayun, parang accent na rin siya, no? Tapos, i-background natin sa likod yung Amazon sword. Tapos, dito natin lagay sa gilid yung Madagascar lace natin, no? So, ayun. Start na tayo ng planting, no? Babasahin ko muna, isprayan ko muna tong substrate natin. Tapos, ibaon na natin yung... Ay, hindi, kahit hindi na pala isprayan, no? Mababaon ko na yung Amazon sword dyan sa likod, no? So, after natin mabaon, set natin yung ibaba muna natin siya. Tapos, kabit natin yung filter, no? Tapos yun, try natin i-flood ng tubig. Tapos yun, ganun lang kasimple. So ayun, dito sa part na to, ilagay na natin yung mga bato. Tapos idikit natin ng super glue. So yun guys, naidikit na natin yung mga hardscape natin, no? So sure na ako hindi nalulutang yan, no? Kasi hindi naman ganun kabigat yung driftwood natin, no? So yeah. So, kung mapapansin nyo pala dito, guys, ayan, parang may mga bulak-bulak, no? So, pinagamitan kasi itong mga bato na to, nadikitan ko siya ng filter wool, no? Pero, okay lang yan kasi yung part na yun, lalagyan natin ng Anubias, no? So, tatakpan natin siya. So, may tatago na rin siya. Okay, unang halaman natin, yung Amazon sword natin na napakalaki. So guys, next natin, no, guys, yung ano natin, okay, yung Madagascar lace natin. So ito yung itsura niya. Ayan, so para siyang plastic lang, no. Tapos parang parang plastic plant, no, na butas-butas, pero ayun, napakaganda ng halaman na to. So next, yung Anubias pinto natin guys. Napakaganda nito. Anubias siya na may mga white, no? So hindi ko na siya alisin guys dito sa lava rock, no? So tignan natin kung babagay ba dun, no? Dito sa part na to, daw magkaiba yung kulay ng bato. Tignan natin, no? Kasi stable na siya dito eh. So, tingin ko okay naman. So, next natin guys is isa pang Anubias, no? Anubias Nana. Nana Petite. Okay. So, tabi natin doon, no? Si Pinto kasi, mas gusto niya yung tutok siya sa ilaw. Yun yung difference niya sa ibang Anubias, sa ibang epiphytes na mas okay sila sa low light or sa mga shaded part. So, ito na siya guys, no, na ibaba na natin, tapos naikabit natin yung dalawang generic light, na ilagay na natin yung hangon back filter, tapos nalagay natin yung mga Anubias, naglagay tayo ng cryptocorin, no, tapos naglagay din ako guys ng isang red tiger lotus, no, so tingnan natin yung kalalabasan nito kapag ka nag-stable na silang lahat, tapos lumago na, no, so hintay natin. So, regarding sa ano natin, no, regarding dun sa Amazon sword, no, so ang alam ko talaga gusto nito malakas ang ilaw, pero according dun sa kaibigan natin na matagal na din sa hobby, so sabi niya tingin niya kaya naman na daw ng dalawang generic light na to, no, so possible magkakaroon ng mga tawag dito, magpapalit siya ng dahon, mag-a-adjust siya or mag-a-adapt siya dun sa bagong soil, bagong tubig, no, so sabi niya
Basta kapag ka may mga dahon na nasisira na, so alisin na natin, no? So kasi hindi nga maganda yung mga nabubulok na dahon or nadidecay na dahon doon sa tubig natin, no? So hindi siya okay. So ayun, maraming salamat. So big shoutout pala kay Tito Jules Reptiles, no? Sa kanya galing yung styrofoam na ginamit natin dito, eh. So ayun, thank you Tito Jules. Tapos big thanks din doon sa tropa natin, no? Na si Buboy, no? Siya yung tumulong sa atin nung inassemble ko yung tank na to. So siya yung nag-assist sa akin, hinawakan niya habang sinisilant natin, no? So ayun, maraming salamat pre. So ayun, tubigan na natin tapos tignan natin kung ano yung kalalabasan niya, no? So tara. At ayun na nga guys, good morning. So Tito Tom here, no? So lumipas na ang isang buwan at mahigit, no? Mula nung huli nating sinet up tong vertical tank natin na to, no? Na merong mga sword plant, no? As in sword type plant, no? Kasi lahat sila halos patayo, tapos nilagyan lang natin ng ilang mga anubias, no? Para magkaroon ng character yung tank natin. So may mga nadagdag din pala guys, no? Kung maalala nyo sa huling tanim natin, no, naglagay lang tayo ng yung Amazon sword natin, yung Anubias, yung Aponogeton Madagar, basta yung Madagascar lace plant natin. No? Huwag natin banggitin yung Latin name niya. So yun nga guys, no, may nadagdag tayo ng ibang mga halaman tulad ng Pandwheat or yung Potamogeton Crispus. No? So ito siya, kung makikita nyo guys. No? So nakuha natin yan sa lake. Ayan. So, regarding naman sa lighting niya guys, ayan yung lighting niya, generic lang. Ang bilis niyan tumubo, siguro dahil bago yung soil, maraming nutrients. Pero ang tubo niya is maninipis, tapos slender, no? So, dahil yan sa lighting, kaya ganyan siguro. Pero, all in all, maganda pa rin naman yung itsura niya, kung makikita niyo. Ayan. So, ayun nga, no? Isang buwan yung lumipas kasi tapos kung mapapansin nyo, dito muna siya nakalagay sa temporary tank. So, kung tatanungin nyo guys, kaya ba? Kaya guys, no? Kahit pinuno ko siya. Walang problema. Matibay kasi itong kahoy na to. Lagayin to ng speaker. So, dito ko muna siya nilagay pansamantala dahil nga hindi okay dun sa ano? Hindi okay dun sa ginawa nating paludarium stand kasi yung ibabaw niya, hindi ko mailagay, mailusot yung kamay ko kapag ka-maintenance, no? Tapos ayan. Kung mapapansin nyo pala, merong UFO diffuser, no? Kasi meron tayo takuwang second hand na CO2 tank, no? Tapos, sinubukan ko lang ngayon, no? Sinubukan ko lang. Tapos, kung makikita nyo, itim yung hose niya. Pero, palitan natin ng transparent, no? Para mas malinis tignan. Kasi, masyadong dark yung kulay. So, pag tumingin ka sa aquarium, yung hose agad yung makikita mo. So ayun, nagdagdag lang tayo ng mga patayupan na halaman, no, para mas maganda tignan. So parang ginawa ko na rin grow out tank to. Tapos nagtry na din ako guys ng Red Tiger Lotus, no, dito sa low-tech setup natin kung magta-tribe siya. So far, nagpapalit na siya ng dahon. Tapos hintayin lang ulit nating makarecover. So titignan ko kung anong kalalabasan niya sa ano, sa mahinang ilaw, sa or sa generic light tapos with CO2 pa, no. Pero ang goal ko kasi talaga dito is ano lang, low-tech lang talaga. Pero sayang kasi gamitin natin para mas maganda rin sa halaman. So ayun, tapos nailagay na natin lahat ng halaman. Tapos ayusin natin ulit yung CO2 na yan. Tapos lagay na natin yung isda natin. So sa isda naman natin, hindi tayo masyado maglalagay ng magarbong isda. So ang ilalagay natin dito is black balloon molly, no? Tapos ayun, dahil kilala natin sila na algae eaters din sila, no? So if ever na magkaroon ng algae dito, no? So sila na yung bahala dyan. Tapos naglagay din tayo ng cleanup crew. So meron din tayo dito mga horned nerite snail, no? So ayun. At so yun nga guys, ready na yung mga isda natin, no? So yung ilalagay nating isda guys, makikita nyo, no? So meron tayong black balloon molly. Tapos meron tayong red balloon platy. Tapos meron tayo ditong isang Choco Bristle Nose Pleco. So yan, sila lang yung ilalagay natin dyan, no? Kasi kilala din sila guys as ano, no, especially si Black Molly na algae eater. Yan. So ilagay na natin sila.
So yun guys, no, dahil acclimated naman na sila, no, same temperature lang tayo dito sa kwarto. So pwede na natin silang ilipat, no. Transfer na natin sila dito sa bago nilang tank, no. So yun, ang gagawin ko guys, isasama ko na yung tubig, no, kasi pare-pareho lang naman yung tubig ko dito sa kwarto. Kaya wala naman problema yun, no. So meron na tayong nerite snails dito, tapos meron tayong black molly, red balloon plate, and meron tayong choco bristle nose pleco, no. Tapos tingin ko okay naman na yung cleanup crew natin, no, wala nang problema. Tapos nagkakaroon pa tayo ng mga baby snails dito, I think Rams horn ito, kaya goods na yun. At so yun nga guys, so nagkaroon tayo ng maraming changes at maraming changes. So yun, kung natatandaan nyo, last time meron tayong red tiger lotus, pero dahil nagloko yung ibang tiger lotus natin, no? So nag-approach kasi tayo kasi naayos natin yung tank, and then and eventually may nag-inquire sa atin ng tiger lotus tapos ay nalusaw. So yung nilagay natin dito, yun yung naibenta natin, no? So ayun, nawala siya, pero ayun, nagdagdag naman tayo ng ibang mga Anubias dito sa driftwood natin, no. So ang natira na lang doon yung Madagascar lace natin, and then yung Potamogeton crispus natin, no. And then yung ibang mga creep. Tapos yan, yung Anubias pinto natin, tapos nanapiti, tapos itong Anubias na to, guys. Yan. Ano siya? Anubias nanabarteri siya, no. Yan. Tapos ito is nanapiti ulit. Yan. So yan yung dinagdag natin, no. So far, okay naman na siya. Tapos, nailagay na natin yung mga isda. Ayan, yung black balloon molly and red balloon platy. Tapos, sinama na rin natin yung dalawang natitirang ember tetra natin, no. Tapos, nerite snails, and then yung choco bristle nose pleco natin, no. So, hindi natin alam kung nasan siya. Baka nagtatago at kumakain, no. At sa tingin ko na nga guys, no, dito na natin tatapusin yung video na to, no. So ito yung vertical tank natin, no, na grow out tank lang naman talaga. Tapos nagkaroon ng escape, nagkaroon ng changes, napakatagal natin nagawa, no, dahil sa sobrang busy nga natin, and then ayun, ito na sila, no. So hintayin na lang natin silang mag-stable dito, and yun, tignan natin kung magte-thrive din yung mga isda natin dito, no. Yun nga guys, no, kung nagustuhan nyo yung vertical tank natin, na grow out tank lang naman, pero hindi natin matiis na lagyan ng scape, no, or hindi ko matiis na sobrang simple lang. Though simple lang din naman yung setup natin, no, pero yun, nilagyan natin kahit papaano ng character yung tank natin para hindi naman siya masyadong plain or boring, no. So ayun, sa mga nakagusto ng video natin, no. So yun guys, paki-like naman yung video natin, tapos mag-iwan kayo ng comment, no, kung ano sa tingin nyo yung anong opinion nyo or anong comment nyo dito sa vertical tank natin, no. So yun, at syempre kung hindi pa kayo naka-subscribe sa channel natin, ayun, please do subscribe to our channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga pinagagagawa natin sa hobby, sa fish store, at kung ano-ano pa. So ayun nga, dahil ang tagal nang walang internet, no, wala tayong access sa internet dahil may internet outage dito sa lugar natin, no. So 8 days na walang internet, so dapat na-upload ko na to matagal na, pero dahil nga walang internet, ayun, ngayon pa lang natin to may upload, no. So ayun, enjoy guys sa panonood. So ayun, V-roll tayo, tapos ayun, maraming salamat ulit sa panonood.